Let us pray. Our Heavenly Father, we thank you for tonight. Again, it's the first day of the week, Monday. We would like to continue with our study on the book of James, and we seek, Father, for your grace and mercy and your guidance, as well as the enablement through the Holy Spirit to give us insight and wisdom as we study your truth. We give you all the glory, for you alone deserve all this. In Jesus' name, amen. So tayo nasa chapter 2 na. Tama po ba? Chapter 2, verse 1 to 13. Okay, so sabi dyan, my brothers, as believers in our glorious Lord Jesus Christ, don't show favoritism. Suppose a man comes into your meeting wearing a gold ring and fine clothes, and a poor man in shabby clothes also comes in. If you show special attention to the man wearing fine clothes and say, here's a good seat for you, but say to the poor man, you stand there or sit on the floor by my feet. Have you not discriminated among yourselves and become judges with evil thoughts? Listen, my dear brothers, has not God chosen those who are poor in the eyes of the world to be rich in faith and to inherit the kingdom He promised those who love Him? But you have insulted the poor. Is it not the rich who are exploiting you? Are they not the ones who are dragging you into court? Are they not the ones who are slandering the noble name of Him to whom you belong? If you really keep the royal law found in Scripture, love your neighbor as yourself, you are doing right. But if you show favoritism, you sin and are convicted by the law as lawbreakers. For whoever keeps the whole law and yet stumbles at just one point is guilty of breaking all of it. For he who said, "Do not commit adultery," also said, "Do not murder." If you do not commit adultery but do commit murder, you have become a lawbreaker. Speak and act as those who are going to be judged by the law that gives freedom. Because judgment without mercy will be shown to anyone who has not been merciful. Mercy triumphs over judgment. So ngayon, medyo mahaba-haba itong ating aaralin. I hope matapos ko to on time. Sa huling aklat na ating binasa o mga verses, ay pinakita ni Apostle James yung importansya ng paglalagay ng mga spiritual na katotohanan sa ating mga gawa. Okay? Putting spiritual truth into practice. Nakikita ito sa ating mga buhay. Okay. Dito naman sa chapter 2 verse 1 to 13 ay pinapakita niya sa atin kung ano ang may kinikilingan or diskriminasyon. Ito ay nagbabiolate sa mga standard ng katotohanan ng Diyos. Okay. So atin bibigyan pa yan ng diin sa ating pagpapatuloy. So sa pag-umpisa ni James, ay kanyang inumpisahan sa pamamagitan ng isang prohibisyon. Sinabi niya, don't show favoritism.
So, makikita natin na tumigil daw tayo sa pagpapakita na meron tayong pinapaboran o kinikilingan. Lalong-lalo na kung halatang-halata ito at talagang ito'y hindi makakabuti sa samahan ng Panginoon. So ang pinapakita lang dito ni James sabi nga ang pagkakaroon ng favoritism o yung partiality. Meron kang kinakampihan, may kinikilingan ka. Sabi nga, ito ay hindi tugma sa ating pananampalataya sa ating Panginoon, Hesus Kristo. Sabi diyan, in our glorious Lord Jesus Christ. Sa madaling salita, ang isang aksyon na ginagawa ng isang tao ay hindi masusukat kahit pasabihin mong siya ay merong paniniwala sa Diyos kung siya ay merong partiality. So dito sa verse 2, nagkaroon pinakita ni James isang hypothetical na illustration. Sabi niya, suppose a man comes into your meeting wearing gold ring and fine clothes, and a poor man in shabby clothes also comes in. So may dalawang tao na pumasok, isang mayaman at isang masasabi nating either mahirap or maaring simpleng tao lang. Okay? Pero isa siyang mananampalataya. So, yun ang pinapakitang picture dito. Kung ang mangyayari sa verse 3, sabi, bibigyan mo ng special na atensyon ang taong mayaman at yung papaboran, samantalang ang isang taong mahirap or yung kanyang pananamit ay gusgusin or simple lang ang kanyang kasuotan kaysa dun sa taong mayaman at sasabihin mo na tumayo ka muna dun sa likod or maupo ka dito sa aking paanan. Hindi ba't pagpapakita na yon ng favoritism dun sa mayaman at diskriminasyon doon sa mahirap? Pwede rin halimbawang may pumasok sa loob ng iglesia, isang maayos ang kasuotan, tapos isang beggar, nanlilimos, pumasok sa iglesia. Tayo ba bilang Kristiyano, papapasukin natin yung may maayos na kasuotan at yung pulubi ay ating ngayong itataboy. Okay? So nangyayari po yan sa panahon natin. Actually, merong nagpanggap na pastor. Ayun, hindi pala. Pastor siya na nagpanggap na isang beggar, pulubi. So inayos yung kanyang buhok, na, tsaka yung muka, na gusgusin at damit, na talagang
kumbaga sira-sira. At pumasok siya habang naghihintay yung mga miyembro ng iglesia. Nakita ngayon nila itong pulubing ito at walang gustong lumapit. Walang gustong kumausap. Bagkus, nagbubulong-bulungan, nagsasabi, o sino itong pumasok na to? Nagtuloy-tuloy lang yung pulubi hanggang sa siya'y makarating doon sa pulpito. At pagdating niya doon sa pulpito, siya'y nagsalita. At sinabi niya, ako'y nalulungkot para sa iglesyang ito. Dahil akala ko ay may isa sa buhay ninyo ang mga salita ng ating Diyos. Pero dito pa lang aking nakita na marami sa inyo ay mga ipokrito at lumalabas na hindi kayo mga tunay na mga mananampalataya kay Kristo. At kanyang tinanggal yung kanyang maskara, tinanggal niya yung kanyang ano, at nakita, siya pala yung pastor ng iglesia ngayon. So doon natin makikita ngayon itong sinasabi ni James. Kung gusto talaga nating gumawa ng kabutihan, ay hindi lang para doon sa mga alam natin na makakapagsukli ng kabutihan din sa atin. Pero doon din sa mga taong walang kakayanan para tayo suklian o gantimpalaan o gantihan tayo ng ating ginawa para sa kanila. For example, tayo nagbigay ng pagkain, tayo nagbigay ng ayuda, okay? Hindi nila maibibigay sapagkat sila ay pulubi lang. Kaya doon natin makikita yung tinatawag na extension of what true religion is all about, yung sinasabi nga ni James. True religion, sabi nga niya, is taking care of widows and orphans. At ito ngayon ay binibigyan tayo ngayon ni James ng mga halimbawa. So ito isang illustration pa lang na kanyang binibigay. So yung express condemnation dito sa practice po ng mga nasa loob ng iglesia, lalong-lalo na pagdating sa diskriminasyon, ay kumbaga nakatayo ito doon sa ugat ng salitang paghuhusga. So meaning to say, winawarningan ni James ang kanyang mga mambabasa na baka sakaling mangyari ito sa kanila na sila ay mag-discriminate ng tao at lalabas na sila ay mga unjust judges. Okay. Mga hindi makatwiran ng mga husgado o hustisya. At dito sa verse 5, ang verse 5 to 11, magkakaroon ngayon dito ng dalawang argument patungkol nga rin dito sa practice of favoritism. Yung una ay matatawag nating social argument, itong verses 5 to 7. So yung importansya na idinidikit ng author na si James sa mga argument na ito ay makikita po natin sa mga katagang, listen my dear brothers. So very important ito nung sinabi niyang, makinig kayo aking mga kapatid. The early church was not drawn from the wealthy or ruling classes. Meaning to say, karamihan sa loob ng iglesia are made up of poorer people, mas mahirap. Hindi lang sila as in mahirap yung kumbaga wala, isang kahig, isang tuka. Hindi po naman ganun. Bagkus, sila ay mahirap sa paningin ng mundo. Though marami sa kanila, literally, ay mahirap din. Gaya ng Church of Macedonia
na ministeryohan ni Apostol Pablo. But sa kanila, makikita natin na sila ay nagkakaisa. Walang mataas, walang mababa. Okay? Walang mayaman, walang mahirap, sila'y katawan ni Kristo. Yan. Sila ay mayaman sa pananampalataya. At sila'y tagapagmana ng kaharian. Kahit nasa mata ng mundo, sila ay mahirap. Ganun po tayo actually. Mahirap tayo pagdating sa mata ng mundo. Bakit? Sa kanila, tingin nila sinasayang natin ang ating mga oras sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Parang sa kanila, it's a waste of time. Samantalang marami naman silang magagawa, they can have an impact to the world, just like si Bill Gates na sinasabi niya, why spend 2 hours in church? Well, I can actually impact the world in those 2 hours. Dahil nga, ganun siya kayaman. At ganun siya katalino sa tingin niya. Pero sa katotohanan, kapag hindi niya nakilala ang Panginoon at kung hindi siya magre-repent sa kanyang kasalanan, isa siya sa mga huhusgahan ng Diyos. At wala rin saysay ang kanyang pagyaman at pagiging kilala, the rich and the famous, dahil nga later on, they will lurk in a place called hell, where there will be weeping and gnashing of teeth, where the worms do not die. Okay? And where the thirst isn't quenched. Dun po papunta ang mga taong ganito. So dito makikita natin na ang choice ng Diyos patungkol sa mahirap ay hindi dapat natin tingnan on the basis of any merit inherent in poverty. Meaning to say, hindi ibig sabihin na porke ang tao mahirap, siya'y papasok sa karian ng Diyos. Mali po yan. Meron po mga mayayaman papasok sa karian ng Diyos. Pero sabi nga, it is hard for a rich man to enter the kingdom of God than for a camel to enter the eye of a needle. Okay? But, marami sa mga mahihirap dahil wala silang mapupuntahan, wala silang mga dibersyon, sila'y napadpad sa mga iglesia na kung saan doon sila nagkaroon ng pag-asa. Nagkaroon ng kapayapaan na kahit sila'y mahirap, alam nila yung kanilang inaral na salita ng Diyos, yung pangako ng ating Panginoon, na ito ay makakatotoo balang araw, ay yan ang kanilang pinanghahawakan. At yan din ang ating pinanghahawakan bilang mga mananampalataya gaya nila. So one reason God has chosen those who are poor may be seen in the account of the rich young ruler. Alam naman natin yung rich young ruler sa Mark 10:17 to 27. Sabi nga niya, what must I do to gain eternal life? And sabi nga ni Jesus, why don't you sell all that you have and give it to the poor? Ay, hindi magawa ng rich young ruler. So doon pa lang baksak na sa exam ng ating Panginoon yung rich young ruler. So hey, makita natin, yung mga tao na maraming kayamanan, nahihirapan sila na isipin na pumasok sa karian ng Diyos. Bakit? Kontento na sila sa buhay nila eh. Kaya nga, it is really hard for a rich man to enter the kingdom of God. Bakit? Kasi humaharang yung kanilang yaman sa daan patungo sa kaligtasan. Ang nakikita nila yung yaman nila at hindi nila makita si Kristo. Yan ang kadahilanan. Hindi nila makita yung cross ng Kalbaryo na may dumanak na dugo doon para sa kasalanan ng tao. And yet, hindi nila makuha-kuha
ang patak ng dugong yun na babasa kanila, sapagkat ang yaman ay humaharang sa kanila. Hindi lang naman mga yaman. Sa parable of the sower, makita rin natin yung mga problema. Kinain na sila ng kanilang mga problema, ng mga adversities, mga difficulties, mga kung anong pinagkakaabalahan nila. And they have been choked. So whether ano man yan, sabi nga, parehas din ang pupuntahan sa walang hanggang kaparusahan. So dito, sabi nga, God blesses those who willingly recognize their spiritual bankruptcy. Kailangan nating maunawaan na tayo ay bankrupt spiritually. Okay? Wala tayong kakayanan para iligtas ang ating sarili. Kimayaman ka, kimahirap ka, sa paanan ng krus ka dapat maglalagi. At tingnan mo, gunitain mo ang nangyari doon. At yun ang iyong magiging kaligtasan. So pangalawang rason, bakit pinipiling ng Diyos ang mga mahihirap ay nakalagay naman yan sa 1 Corinthians 1:26-29. God selects those who have nothing or are nothing in themselves so that no one may boast before Him. Yeah. Kailangan makita natin na tayo ay wala. Wala tayong pwedeng ipagmalaki. At kung sakaling meron tayong pagmamalaki, ay yung ating kaligtasan na nagmula sa ating Panginoon. At ang ating Panginoon mismo, siyang ating pwedeng ipagmalaki. Now, in sharp contrast to God's choice of the poor, sa verse 5, dito naman sa verse 6, God had chosen them, but they had insulted them. So, meaning to say, pinili ng Diyos itong mga mahihirap na ito, pero ito namang mga ibang tao ay ininsulto pa sila. So, kumbaga, wala sa hulog. Wala sa tamang pananaw na kanilang tratuhin ang mga mahihirap na ito. At ito binigyan diin ni James sa tatlong mga katanungan. Ang una, the rich are the ones who are exploiting you, are they not? See? So very strong yung dating dito ni James sa kanyang tanong na sinasabi, hindi ba't yung mga mayayaman, sila yung brutal, sila yung tyrannical na dinideprive kayo ng inyong mga rights, okay? Ng inyong mga karapatan. At yan, makikita rin natin yan sa mga passages ng tinatawag na Septuagint. Yung Septuagint is the Greek translation of the Old Testament. Kagaya ng Ezekiel 22:29 at Zechariah 7:10, makikita natin dyan yung oppression sa mga mahihirap, sa mga balo, mga widow, at sa mga strangers. Okay? Sa mga hindi kasapi sa kongregasyon ng Israel. So yan ang una. Pangalawang tanong, is it not the rich who are dragging you into court? Now literal po ito ha, yung ginagawa nung panahon na yon, na itong mga mayayaman, may karapatan talaga silang hawakan ang mga mahihirap na ito, at pagbintangan halimbawa na nagnakaw at talagang hihilahin nila papunta sa korte. So hindi lang literal na kakasuhan, kundi talagang they are really dragging them into court. Now sa panahon natin ngayon, gawin mo yan, eh medyo maso-social media ka. Okay? But definitely, nung time na yon, ganun po ang ginagawa. So malalakas ang loob ng mga mayayaman at ang mga mahirap ay
wala silang lakas para salungatin ang mga mayayaman. They are really subject to the rich, to mga mahihirap. Question number three, the rich are slandering the noble name of Christ, aren't they? So dito ay ang mga mayayaman ang siyang gumagamit sa pangalan ng ating Panginoon at ito'y kanilang nilalapastanganan. They blaspheme the name of the Lord Jesus Christ. Isn't this true sa ating panahon ngayon na kung saan sa mga Hollywood movies ay ginagamit pa nila ang pangalan ng ating Panginoon as a curse? They keep on cussing, sabi nga, C-U-S-S-I-N-G, yung pagmumura. At ginagamit ang pangalan ng Panginoong Jesus. E dito nga sabi, Christ's name is seen as noble, excellent, honorable. Okay? Hindi lang po yun pong ginamit sa salitang Grego. Hindi po yung salitang isa na nagsasabing yung agaton na ang ibig sabihin ay mabait or morally good. Dito pinakita ang pangalan ni Jesus ay noble, excellent, honorable, and yet nilalapastanganan ng mga mayayamang ito. At yung mayaman na pangalang ito, sabi nga, hindi ba dyan sa pangalan na yan kayo binili? Ang tinutukoy niya yung mga mahihirap. Meaning to say, sila'y naligtas sa pangalang iyon. Sa Old Testament, kung ating pong titingnan ang mga verses sa Deuteronomy 28:10, 2 Chronicles 7:14, o Amos 9:12, ang mga Israelita, sabi nga, sila ay naidededicate sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang pagtawag sa pangalan ng Diyos na ito. Do hindi nila mabanggit-banggit ang pangalan, kaya gumawa sila ng tinatawag na tetragrammaton, yung Yahweh hindi nila mabanggit, so YHWH, sapagkat banal ang pangalan na ito. Pero sa kanila, yung salitang, yung kanilang Shema, na tinatawag. Yung the Lord our God is one God. And then sabi nga, love the Lord with all your heart, with all your mind, with all your soul. Ayan. So here makikita natin na yung act ng isang Israelita ng kanyang pagbibigay respeto at honor sa kanilang Diyos ay nagpapatunay na sila ay kasapi ng Diyos. Sila ay kasama ng Diyos. They belong to God. Kaya tayo bilang mga Kristiyano sa panahon natin ngayon, because we bear that name, the Lord Jesus Christ, indicates that we are His people, na tayo ay Kanyang mga tao, Kanyang hinirang. Kaya nga, kung magkakaroon ka ng favoritism doon sa mga nagbla-blaspheme, lumalapas tanganan sa pangalan ng ating Panginoong Jesus, eh sabi, mukhang wala ka sa hulog. Sinasabi mong Kristiyano ka, pero bakit itong mga lumalapas tanganan sa ating Panginoon is sila pa ang inyong binibigyan ng pabor. So dito sa verse 8, nagpatuloy naman si James sa kanyang moral argument at kanya ngayon na nirefute itong practice ng pagpapakita ng favoritism. So dito makita natin, hindi po ito isang question lang ng parang hindi
tugma o maayos, pero yung mismong pagiging tama o mali ng pagpapakita ng may kinikilingan o may partiality o favoritism. Sabi nga, the commandment to love one's neighbor as oneself, oneself ay dinescribe ni James as the royal law. Meaning to say, napakataas itong royal law na ito. At sinabi na sa atin, ang royal law na yan is the commandment to love one's neighbor as oneself. Ito yung, sabi nga, there are two commandments. The first one is to love God above all else, with all your heart, all your mind, with all your soul, your spirit. And the second is to love your neighbor as yourself. And the whole law hangs on these two commandments of God. One vertical relationship at one horizontal relationship. Okay? So here, yung pagkasabing royal ay pagpapakita ng supreme law, yung batas, na lahat ng iba pang mga batas na dati ay ibinigay sa bayan ng Israel, 613 laws na yan, ay pumapailalim lang dito sa batas na ito. Kaya ang gumagawa nitong royal law to love your neighbor as yourself is doing right. Tama ang ginagawa mo. So kung sa verse 8, pinakita yung positive example of one who fully keeps the law, dito sa verse 9, pinapakita naman yung negative example of one who breaks the law. At ang pagpapakita ng favoritism is not merely to be guilty of an insignificant fault or social impropriety. Hindi lang po ito isang kumbaga hindi magandang pangitain sa sosyedad, kundi ito ay kasalanan. Okay? Binigyan din na yan na ito ay kasalanan ang pagkakaroon ng favoritism. So, itong mga taong nag-i-engage sa partiality, they are convicted by the law as lawbreakers. Okay? So, anuman ang pagsunod mo sa batas, kung ikaw ay mahulog sa pagpapakita ng favoritism, sabi dyan, to commit one act of sin which breaks one commandment of the law makes a person guilty of breaking the whole law. So yung isang batas lang na hindi mo sinunod, eh parang sinasabi nga dyan, ay yun ang binasag ang buong batas, ang kabuuan batas. Okay? So dito sinasabi, sa verse 11, gaya dito sa verse 10, yung salitang for ay nagpapakita ng patuloy na eksplanasyon ng manunulat na si James. At binigyan niya ito ng isang simpleng ilustrasyon base sa unity ng batas. Sabi nga, although God's law has many facets,
It is essentially one being the expression of the character and will of God Himself. Meaning to say, though napakarami ng batas, pero kung susumahin po natin, makikita po natin na yan ang karakter at ang kalooban ng ating Diyos. Kaya't pag binaliwala mo ang isa lang dyan sa mga batas na yan, ay pagpapakita na ng pagbabaliwala mo sa kalooban ng Diyos at sa iyong pagkontradik sa karakter ng Diyos. Yung pagsasalungat mo ngayon sa karakter ng Diyos. Isa lang. Kaya nga yung favoritism, huwag nating mamaliitin at sasabihin nating, ay, insignificant lang yan. Hindi. Malaking bagay yan sa Diyos. Kasi isa lang sa mga batas niya ay pagpapakita na kapag hindi mo ito sinunod, ay pagpapakita na hindi mo tinuturing ang Diyos na ito nang merong respeto na dapat matanggap niya. Kaya nga sabi, the same God who said, do not commit adultery, also said, do not murder. So, if you do not commit adultery, but do commit murder, you have become a lawbreaker. Alam naman natin yung murder, eh hindi lang ito yung pagpatay. Physically, sa isang tao, bagkos sinabi ng ating Panginoon, kung meron kang galit, if you hate your brother, then you are a murderer. Kaya nga, itinaas ng ating Panginoon, pati yung adultery. Hindi lang po ito yung nagkaroon ka ng sexual relations, because just to look at a woman lustfully or to look at a man lustfully, you have become an adulterer. So dito makita natin, tinaas ng ating Panginoon yung antas ng batas ni Moises. Kaya't isa lang dito ang hindi natin masunod, sabi nga, ay parang binaliwala na natin ang buong batas ng Diyos. Kaya nga dito natin makikita yung importansya ng gospel. Kasi kung sa sarili lang natin, kung ang mga Hudyo, yung 613 laws, hindi nila masunod-sunod. Okay, meron niya mga tinatawag na ceremonial laws. Meron silang tinatawag na mga moral laws. Okay. At yung kanilang mga sa pagkain. Okay? Ng mga batas. Eh, hindi nga nila ito masunod. Dito ngayon natin makikita na yung ebanghelyo ng Panginoon, kaya ito ipinapamahagi at ito ipinapamalita sapagkat doon lang magkakaroon tayo ng katuparan sa pagsunod dito sa batas na ito. Sapagkat hindi tayo ang susunod dun sa batas na yan, kundi ang ating Panginoong Hesus. Siya ang naging kulminasyon ng batas na yan. Sabi nga niya, I am the fulfillment of the law. Siya ang nakatupad dito sa batas na ito. At tayo, titingin lang tayo kay Hesus sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Kaya babalik tayo dito sa ating pagtatapos. Ito pong conclusion na ito. Isang urgent exhortation at saka warning. Yung sa command na speak and act. Sa Greek po, ang pagkasabi dyan is so speak and so act.
May repetition po yung salitang so, may pagdidiin. Sa iyong pagsasalita ay dapat mo ring gawin. Okay? May emphasis dito sa dalawa, pagsasalita at paggawa ng aksyon. So, it is a continuing action. So, sinasabihan niya ang kanyang mga mambabasa, sa inyong pananalita, gawan niyo rin ng aksyon na maayos. Para na sa ganon, hindi kayo mahusgahan. Kasi sabi nga, speak and act as those who are going to be judged by the law that gives freedom. So, meaning to say, yung batas na nagbibigay ng kalayaan, ay yan yung batas ng ating Panginoong Jesus. Yung bagong batas na binigay niya sa atin. At isa dyan, ay makikita natin doon sa ating pagbibigay, yung sinasabing love your neighbor as yourself. Yung ating pagmamahal sa ating kapwa tao. Yan. So the standard of judgment will be the law that gives freedom. Hindi po doon sa mga legalistic system yung aking binanggit kanina, yung mga ceremonial, yung mga moral laws at mga kosher laws, yung sa pagkain na pinagbabawal sa mga Israelita. Na ito ay itinuro ng mga skriba at ng mga pariseo ng panahon ni Jesus. Kaya nirebuke sila ng Panginoon. Sila'y sumusunod dun lang sa external. Pero sa kanilang kalooban, sila ay bulok. So, yung royal law na binabanggit ay magagawa lang natin kapag ka ang banal na spirito ay nananahan sa atin. Galatians 5:22-23. At sa pagtatapos, the reason for responding dito po sa exhortation this sa verse 12 is that judgment without mercy will be the lot of the unmerciful. Meaning to say, yung mga hindi magpapakita ng pagkaawa ay hindi rin mabibigyan ng awa ng ating Diyos pagdating ng kanyang paghuhusga. Okay? So ang nasa isip ng manunulat na si James ay yung mahirap na tao sa verse 2. So instead of mercy, the man needed, he received cruel discrimination. Diba? Yun ang nangyari sa kanya. At ang mabigat pa nito, at the hands of professing Christian. Mga nagsasabi sila daw ay Kristiyano. Kaya ingat po tayo. Hindi po lahat na nagpro-profess na sila ay Kristiyano kasi hindi po nakikita sa kanilang mga gawa. So makita natin yung recipient ng awa ay dapat din po, sabi nga, magkaroon din ng awa. Okay? Kung tayo, recipient tayo ng mayamang awa ng Diyos, ng kanyang grasya, then dapat maging maawain din tayo at punong-puno ng grasya sa ibang tao. Kaya nga, ang pagkaawa ay isang marka ng isang binagong tao ng Diyos. At sabi, dito sa present life natin ngayon, sabi, wala tayong katatakutan hanggang sa pagdating ng paghuhusga. Bakit? Maabsuelto tayo. Kaya nga sinabi dyan, mercy triumphs over judgment. Makakangiti tayo ng merong pagpupunyagi pagdating po ng paghuhusga sapagkat hindi na tayo huhusgahan ng Diyos lahat ng mga mananampalataya. Kaya't in the same vein, sabi ni John,
Love is made complete among us so that we will have confidence on the day of judgment because in this world we are like Him. 1 John 4:17. Ating pinag-aralan na po ito. So meaning to say, dapat tayo ay maging kawangis ni Kristo. Kung sino si Kristo, dapat ganun din yung ating pamumuhay dito sa lupa. Okay? So the presence of love or yung mercy shows that God has performed a work of grace in the believer's heart, making him like Christ. Inaral po natin yan sa gospel po ni 1 John, 2 John, 3 John, na ang Diyos ang siyang nagriregalo sa atin ng grasya niya at the same time ng kanyang pag-ibig para tayo ay makapagmahal sa kapwa-tao. Kaya ang resulta nito, meron po siyang confidence sakali mang dumating siya sa time ng paghuhusga. Dahil ang kanyang tatanggapin doon ay hindi ang parusa, kung hindi yung reward ng Diyos sa kanya. Okay, so dito po tayo magtatapos. I hope naging malinaw sa inyo ang ating pag-aaral. Maraming salamat po.